Nakumpleto na raw ng mga nagsusulong ng People's Initiative ang kailangang pirma para maamyendahan ang 1987 Constitution. Pero sabi ng COMELEC, gahul na sila sa oras. Kaya posibleng sa 2026 na maidaos ang plebisito. Nasa frontline ng balita niya, si JC Cosico. Sobra at lagpas pa sa requirement. Ganyang kakumpiyansa si House Ways and Means Committee Chairman at alubay Congressman Joey Salceda nang sabihin niyang naabot na ang 12% requirement sa pirma para umusad ang pag-amienda sa konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay Salceda, 12.1% na ng mga rehistradong botante sa bansa ang pumirma pabor sa People's Initiative. Bukod dito ay nakuha na rin ang 3% na kinakailangan sa bawat legislative district. Kaya ang susunod na hakbang, filing na mismo sa COMELEC ng pormal na petisyon para magka-People's Initiative. We have already reached the mandate of the people. So the constitution should operate. As provided. Talagang inaayos lang, syempre. And of course, I think the request for validation with the COMELEC, I think he's the necessary next step. Kahapon, naglabas ng manifesto ang Senado para tuligsain ang sinusulong na People's Initiative. Kasama kasi sa isinusulong ay ang pag-isahin ang pagboto ng Senado at Kamara sa mga planong pagbabago sa saligang batas. Pag nangyari kasi yan, may itsapwera ang Senado sa botohan dahil talo ang 24 na boto nila sa higit 300 boto ng mababang kapulungan. Pero giit ni Salceda, dapat hayaan ang taong bayan na magdesisyon. Sa tao naman tayo makinig, hindi sa 24 tao. Unang-una, dadaan pa naman tayo sa validation. Pangalawa, dadaan pa tayo sa plebisito. Bakit tayo pakinggan ang tao? Sa plebisito, they're free to campaign against the petition that Congress should jointly. Base naman sa aktual na datos ng COMELEC, nasa higit 1,300 na ang naghain ng signature forms. Madami po halos ng mga distrito ay sumusobra sa 3%. Kabilang sinangangalat nito ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA. Sa panayam sa kapihan sa Manila Bay kanina, nilinaw ng grupo na walang nangyayaring bayaran. Pero baka abutin pa raw ng 3 buwan bago nila makumpleto ang kailangan lagda. Magpa-file kami as soon as we breach the number, the threshold, the minimum threshold that the law has required of us. Tingin po namin, kaya po yan. Kung COMELEC naman ang tatanungin, malabo na raw makapagdaos ng plebisito para sa People's Initiative kung paaabutin pa ito sa Nobyembre o Disyembre dahil 2 eleksyon sa 2025, ang midterm election sa Mayo at barangay at SK election sa Oktubre. Kung naipan nila na maaga, di sana mas paaga din po na kaya po namin. January to April, crucial po yun sa COMELEC sapagkat dyan po tayo magpiprint ng mga balota. Diyan po tayo mag-cleansing ng mga list of voters. Kaya kung magdaraos na plebisito at diyan magagawa hanggang Oktubre ngayong taon, sa taong 2026 ay ito mababibigyan ng COMELEC. Pero bukod sa oras, kapos din sila sa budget. Nasa 13 billion pesos kasi ang kailangan para sa plebisito na People's Initiative. Ang problema, walang budget ang COMELEC para sa plebisito ngayong 2024. Malamang-lamang po hihingi kami ng budget, either supplemental budget, kung sakasakala, humihingi po kami doon sa contingency fund ng ating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.